Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang Teo Manoy Balitang, primetime TV host Willie Revillame, tinanggihan ang milyong-milyong offer ng halusos para palitan at lumabas sa Itbulaga ng GMA 7 nang magkaroon di umano sila ng pagkakataon na magkita ng Tape Incorporated Executive na sina Mayor Bullet at Congressman Romeo Halusos Jr. sa isang dinner kamakailan. Tiniyak ng TV host na si Willie Revillame na kailanman ay hinding-hindi niya tatanggapin ang offer ng mga halusos. Natapatan nito ang Tito Vic and Joey sa noontime show. Hindi daw dahil sa pera ang lahat ng ito, kundi sa respeto na meron siya sa powerful trio at initingalang main host ng noontime show. Kinumpirma nga ng columnist writer na si Christy Fermin na tinabla ni Willie Revillame ang offer ng mga halusos na tapatan ng TVJ sa noontime program. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, buong tapang na tinanggihan ng TV host na si Willie Revillame ang naging alok sa kanya ng Tape Incorporated na mag-guest sa Itbulaga ng GMA 7. Dahil ayon sa kanyang naging official statement ay hindi niya magagawang kalabanin ng powerful trio na sina Tito Vic and Joey. Dahil ayon sa kanya ay talagang sobrang taas daw ng kanyang respeto sa powerful trio at hinding-hindi daw di umano mababayaran ng kahit na anumang halaga ang kanyang respeto kina Tito Vic and Joey. Ayon nga sa kanyang naging official statement ay hindi nito matatanggap ang kahit na anumang ialok sa kanya ng kahit na sinumang Poncho Pilato dahil ang kanyang pagmamahal sa TVJ ay hindi masusukat ng kahit na anumang halaga. Kaya marami tuloy sa ating mga kababayan ang di umano'y sure na sila na kahit ilang milyon pa ang ialok ng Tape Incorporated ay hinding-hindi masisilaw o tatanggapin ni Willie Revillame. Kasi naman, aside sa may respeto siya kay Tito Vic and Joey, ay marami namang di umano itong pera at hinding-hindi na di umano niya ito kailangan pa. Panawagan tuloy ng marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang di umanong maghanap pa ng paraan ng Tape Incorporated na maging patok ang kanilang Itbulaga. Kasi matagal na di umanong mulat ang marami sa ating mga kababayan at alam na di umano kung sino ang tunay at totoong nagmamay-ari ng Itbulaga. At yun ay ang TVJ or sina Tito Vic and Joey. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, good job Sir Willie Revillame. Yan ang totoong tao at mayroong prinsipyo. Mahal niya ang dati niyang kasama at may respeto sa TVJ. Mabuhay po kayo Mr. Willie Revillame. Kalupskop talaga. Salute to Mr. Willie Revillame sa respect sa TVJ. Yang mga halusos na yan talaga. Gagawin ang lahat makapanira lang ng mga talent. Karma ang naghihintay sa inyo. Mga sinungaling kayo. Good job, Willie. Mayaman ka na, di mo na kailangan ng pera ng mga halusos. Respeto, di mabibili ng pera at ang paninindigan mo. At huwag kang tatapat sa oras ng TVJ dahil nanonoodin kami sa Wawawin. Pahiya kayo ano, mga dausos, kala nyo lahat ng tao katulad nyo, mga walang respeto. Good job, Kuya Will. End quote. Isa sa laro ng original Itbulaga ng TVJ sa TV5. Nabawi na nga ba, mga sangkay? Ito daw po kasi ngayon ay nasa TV5 na at lalong nagpaganda sa kanilang noon time show na EAT. Yan po ang ating aalamin ngayon. Kasi sabi nga po kanina sa akin, lalo daw pong gumanda ngayon ang EAT or Original Itbulaga na nasa TV5. Bakit? Yung isa po sa dating laro nila na nasa GMA 7,
nandito na. Well, tingnan po natin. Punong-puno ng excitement at saya ang bagong paandar na segment ng hip kapatid Noontime Show na EAT. Kasama ang ating sports tito Mikey Reyes na nakihula at nakikulitan kami sa legit the Barkads. Ito ang aking report. Ayan na. Refrigerator. Refrigerator. Pabilisan ng isip. Paro-paro. Tutupi. Tutupi. Pagalingan manghula. Yeah. Ah, okay. So ito po yung Pinoy henyo. Ayan o. Na ang pangalan po itong ano to? Ano ba yung pangalan? Gimme 5? Laro ng mga henyo. Ah, okay. Gimme 5. Laro ng mga henyo. Ito po yung pinalit na pangalan. Ang pinakabagong paandar ng nangungunang noontime show sa bansa na EAT. Ang Gimme 5. Laro ng mga henyo. Ayun, mga sangkay. Ayun po yung pangalan. So dati, mga sangkay, nung nasa ano pa ito, Jimmy, Pinoy henyo po ito ang pangalan. Ngayon, ginawa po nilang Gimme 5, laro ng mga henyo. Galing, no? Katunog pa rin eh. Kasi doon po sa ano, kabilang channel, yung Itbulaga, mga sangkay, na kinopia, nandun pa rin to, mga sangkay, pinalitan lamang po yung pangalan. Yung sa kanila, ang kaibahan, ganun pa rin, nakaupo. Nakaganito. Tapos, ano, nakikipag-anuhan din, talastasan. Parang ganun pa, Pinoyenyo pa rin. Pero dito guys, mas pinaganda po nila. Eto, tingnan po natin. At sa unang salbo ng segment, sumabak ang mga komedyanteng sina Terinor at Echo. Mga aktres na sina Luis De Los Reyes at Ryza Senon. At ang inyong lingkod, kapartner ang ating sports tito, Mikey Reyes. Sa unang round, paramihan ng mabibigay na entry sa mapipiling kategorya. Sa amin-amin na. Nakaka-mental block pala to. O diba? Laro! Umabot pa kami ni Tito Mikey sa second round. Scalp! Hindi! Anit! 15! Ay ano, nasa screen mga sangkay na yung ano, nasa screen na yung huhulaan. Oh, sa taas, sombrero! 15! Anit, buhok, mata, kilay! Ayun! Kilay. Pero ang nakakuha ng jackpot ay ang mga versatile actress na sina Luis at Ryza. Congratulations, Luis and Ryza. Boto Pinis. Okay, kaya pala mga sangkay, ayon nga po sa mga komento ng iba, lalo pong gumanda ngayon ang EAT ng TV5 or ng TVJ. Ang ano, no? Kasi dati, banggitin lang yan. Itbulaga eh. Ngayon, ang dami mo nang idudugtong eh. EAT, Original Itbulaga, TVJ, TV5. Ay nako, kaya sana, no, mga sangkay, mabawi nila yung original na pangalan po talaga ng show na ito. Kasi itong EAT, para po sa inyong kaalaman, ito lamang po ay pansamantala na pangalan ng show na ito. So ngayon mga sangkay, inilalaban po nila. Kaya nga lang hinaharang po sila eh, ng tape eh, na nag-request na karaan lamang mga sangkay na hindi pagbigyan itong TVJ sa kanilang kahilingan na mabalik po yung title po nitong kanilang ano, show. Nanalo ng 50,000 pesos! Kasunod ng masayang episode at bagong segment ng Kapatid Noontime Show, trending online ang hashtag Legit the Barkads at hashtag EATTV5. Ayon sa production ng show, asahan na mas magiging kapanapanabik pa ang ating mga tanghali sa iba pang masasayang pakulong inihanda sa atin ng Legit the Barkads. Kaya tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa EAT. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali. Okay. So, ayun. Eh, di lalong gumanda po itong show na ito. Mga sangkay. Paano na lang, eh, nangangarap pa naman mga sangkay, yung kabila mga sangkay, kasi hindi naman po sa pagiging bias. Ako kasi, tinitingnan ko po talaga kung sino yung malakas. Okay? Pag sabay-sabay po silang mag-live, tinitingnan ko, pinupuntahan ko, hindi ko na pinapakita dito mga sangkay, halos everyday po yan. Tinitingnan ko sino ang pinakamaraming nanonood. Ay nako, sabay-sabay guys, nanonood. Pinakamarami, ang layo po talaga yung
TVJ or ano ba, itong EAT. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!